Nag-iinit na usapan, umaatikabong bangayan, diskusyon na may resolusyon, sa kauna-unang talakserye sa telebisyon, Face to Face Now with Miss Amy Perez! Hello mga sausawera at sausawera, handa na po ba tayo sa talakan? Saan ba kayo? Sa buta, sa mula? S.O.F. Ryan, ready na rin ba? At eto, si kapatid na Han. Siyang Ami, hello! Mga sausawera at sausawera! Sausawa na! Saan tayo? Ay, face to face na! Itigil muna sandali ang inyo pong ginagawa at samahan niyo ko para sa isang oras na naman po ng diskusyonan, paliwanagan at masinsinang payuhan po at usapan sa isyu na idinulog po sa atin ng ating mga bisita ngayong araw na ito. At syempre, hangad namin po na bago matapos ang isang oras ay magkaayos po ang bawat panig at umuwi sila ng may mga ngiti sa kanilang mga mukha, hindi ba? Kinakamusta rin po natin ang ating mga sausawero at sausawera worldwide. Aba, hello kay na Eduardo Escara Mandrique at kay Delia at kay John Del. Hello din kay Julie Pearl Ramos Mandrique and Lani Garcia Beltran. Ang pagbati po ay galing kay Hans. At hello din kay Zarmilion Elguera of Kuwait. Aba, ito naman, napaghalata talaga. Palibhasa days pa lang daw, eh talaga namang inaabangan na niya ang legs ko. Di ba? Siya kong legs. Hindi, joke lang. Kayo naman. Sanay na ako. Ganyan talaga siya kaliit. Si Maricel Espejo, happy birthday din. Kay Risa Suryo from your BF. Happy, happy birthday. At kay Chris Santos ng Jeddah, Saudi Arabia, hello po. At sa mga Pinoy communities naman sa Doha, Qatar, na talaga namang sobra-sobra ang suporta sa Face to Face. Maraming salamat kay Margie and Albert at sa kanilang pamilya. Sa Abu Dhabi, kay Engineer Leo at sa kanyang mga kaibigan, maraming salamat. At syempre sa mga bisita natin dito, ang pinagbuklod na kababaihang mga ngalakal sa Bagong Silang Caloocan o PKMBS. Maraming salamat. Thanks for being here. At syempre sa ating mahal na si Father Jerry Tapiador. Get well soon. Ako sa lahat po ng ating mga kababayan. Ingat, dahil usong-uso talaga ang sakit ngayon. Kaya talagang dapat take good care of yourself, ha? Ako pa rin po ang inyong Chiang Ami na lagi nagpapaalala. Kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. At eto na ang tao, hindi pwede magkasakit dahil malulungkot ang mga sausawero at sausawera dahil siya ang laging nakikisawsaw sa mga issue, si Hans Martel. Siyang! Naku, alam mo, tama ka. Ay, talagang iniiwasan ko magkasakit. Hindi talaga pwede. Mamimiss ko tong mga to. Sobrang love natin ang ating mga sausawero at sausawera. Hindi lamang dito sa studio, syempre pati yung mga nasa kani-kanilang tahanan. At sana araw-araw nga, Chiang, no, may nasusolve talaga tayong problema. Syempre, sino ba ang katuwang natin sa paglutas na yan ng mga problema ng ating mga kapatid? Aba, wala pong iba kundi ang Trio Tagapayo! Etong tatlong to, naku, napakarami ng taong natulungan, hindi lamang dito sa ating programa, kundi sa kanilang mga personal na buhay. Kasi po, kulang ang 24 oras sa kagustuhan talaga nilang tumulong. Unahin na natin ang ating kapatid mula sa Public Attorney's Office o yung may mga tanong na legal, siya ang sasagot niyan. Wala pong iba kundi si Public Attorney Christine K. David! Eto naman, tulong naman sa usaping pananampalataya, sa usaping panalangin at sa usaping na kumbaga, eh, pag ikaw ay nawawala na ng pag-asa, dyan siya papasok. Kasi all is possible with the Lord. Yan ang lagi niyang ipinaaalala sa atin. Wala pong iba kundi si Father Albert Mecaidor!
ang ikatlong tagapayo. Nako! Eto, tumutulong para intindihin natin yung ating mga kakilala na sabihin na natin medyo mesaldik ba? Yung ganon, kayang-kaya niya yan dahil siya po ay expert sa psychology. Wala pong iba kundi si Dr. Camille Garcia! Ang mga tagapayo ng bayan, abangan ang mga aral nila mamaya. Pero ibabalik ko muna kayo sa isa pang matulungin at maganda. At naku, ang sexy nga daw ng legs. Wala pong iba kundi si Chang Ami Perez! Salamat, Hans. Naku, mga kapatid, nakakalungkot mang isipin. Pero si nanay, sinisiraan at chinichismis daw ang kanyang anak. Inay ko po, ano bang issue yan? Yan po ang ating face-to-face issue of the day. Ang ina, dapat kakampi sa anumang bagay. Pero sa kaso ni Arlene, nanay niya ang problema niya. Sa talagang pabaya, ako, inano kong pagiging kapatid ko, iiwanan niya kami, magsusugal siya, uuwi siya pang ubos na yung kinita ng ama ko. Tapos sa alak, ako pag-iinitan niya, yung talagang galit ako sa kay nanay. Pinapahiya ako. Tugubaran ako niya minsan sa kalsadan. Ayon naman kay Aling Angela, pasakit daw sa buhay niya ang panganay na anak na si Arlene. Duel talaga yan si Arlene kasi ayaw niya na pagsalitaan ko siya. Nung magkabarkada na siya, wala na, nagluluko na. Bandang huli, nadatnang ko ang lalaki na sila lang dalawa. Na inaano niya na si Arlene. Sana ituring niyo naman akong anak. Sana dinisin niyo lahat ng kinagawa niyo sa akin. Arlene, sana pagkiusap ko sa iyo, magbago ka alang-alang sa mga anak mo. Talakang pampamilya. Sabay-sabay nating alamin yan dito sa Face to Face. Mga kapatid, hindi po kapitbahay, hindi kaibigan, at lalong hindi po kapatid ang inirereklamo ng ating unang bisita, kundi ang sarili po niyang ina. Galit daw siya sa nanay niya dahil daw po sa nangyaring sinugod siya at sinichismis siya na may ibang lalaki na naging dahilan daw ng muntik na nilang paghihiwalay ng kanyang asawa. Pakinggan po natin ang buong kwento ni Arlene Rufino. Pasok! Please, please. Ate Arlene, pakikwento sa amin, ano ba ang nangyari at nagkaaway kayo ng nanay mo? Bali ho, yung nanay ko, talagang ako talagang inaano nung mula bata pa. Binigay ko naman lahat dahil panganay ako. Hindi ko ano, kung bakit ako lagi ang nasisilip niya. Ate Arlene, ang ilan kayong magkakapatid? Lima. Lima. Lahat ba ng mga kapatid mo may mga asawa at pamilya na rin? Hindi, bali dalawa lang kami. Dalawa may kayo. Asawa. Ayaw ko lang sa kanya talaga. Pinakikilaman niya lahat ng kilos ko. Parang lahat sa kanya mali. Pati barkada, kailangan alam niya kung anong klaseng barkada meron ako. Sabi ko sa kanya, wala ba akong karapatan pumili ng barkada at pakikisamahan ko. At sabi ko sa kanya, huwag naman niya akong bastusin pag may bisita ako. Sasabihin niya, adik, lahat na masasakit na masasaktan ako. Bakit niya daw sinasabi yun? Tamang hinala. Tamang kasi, hinala sa'yo ang nanay mo? Kasi bakit? Lagi siyang ano lang alak. Alak, sugal. Kayo ba ay nakatira sa isang bahay? Hindi, magkaiba kami. Bakit sa palagay mo, Ate Arlene, ganun ang nangyayari? Bakit galit sa'yo si nanay? Alam, eh. Ano ang latest na pinag-awayan ninyong mag-ina? Eh, nakala niya ako yon ang nakipaglampungan sa lalaki. Hindi nga alam, best friend ko yon yung bisita ko. Saan nakita? Sa bahay. Sa bahay ninyo? Oo. Ako, nagluluto ko ng pulutan sa kusina, iniwa ko sila. Pagsilip sa bintana, may nakita siya. Akala ako, binuksan biglang pintuan, nagmumumura na. Yung bisita ko, nagpaliwanag. Ang sabi, pakinggan niyo yung paliwanag ng anak niyo. Hindi, pinagsasampal na niya ako eh. Inubaran niya ako. Doon ako talaga nilabanan ko siya. Talaga pinadapa ko siya. Sa kalsada. Talaga pinapaya niya talaga ako. Talaga. Pero diretso ang tanong, Ate Arlene, sino at hindi ba ikaw ang kasama ng lalaki? Hindi talaga ako. Pinagdidiin ako talaga siya. Hindi.